Yo, what's up? Ito nga pala si Bendeatha. And this is P-Mac. At syempre, welcome dito sa Usapang Kanto! Kamusta okay. ba? Kamusta ba? Kumusta bro? Another episode! Yes. And at the same time, meron tayong mga pag-uusapan ngayon na mga umiikot dyan sa mga kanto-kanto natin. Oo, oh, pero bago yan, huwag po ninyong kalimutang mag-subscribe sa Homeworks Music YouTube yes. channel. Tsaka sa Usapang Kanto Clips. Ang dami dyan, dami namin mga pinag-usapan ilang episodes na yon. Okay. So ano bang ating pag-uusapan ngayon na P-Mac? Ayun, masyado mainit pa rin, no? Sobra, panahon ngayon? Oo, grabe. Wala talaga, iba na talaga nagiging klima natin dito sa Pilipinas. Oo. Talagang hindi mo na alam na tag-ulan na ngayon pero yung pakiramdam mo pa rin talagang sobra pa, higit pa sa summer grabe nung makaraan. Grabe nga yung pawis ko bago dumating dito. Kala mo nag-basketball ako eh. Hindi, kala, pag ikaw nagba-basketball, hindi ka bihira kang pawisan. Parang may naalala ako na isa kang pinanggalingan, talagang pawis na pawis ka. Oo. Saan ba yun? Hindi ko alam eh. Huwag na natin alam yun. Okay. Speaking of basketball. Basketball. Just recently lang, pag-usapan natin sa international scene naman ng basketball, NBA. Uy. Diba? Tinanghal na champion ang Toronto Raptors. Yes, oo. Diba sa NBA, tinalo nilang defending champion na Golden State Warriors. Pero ang dami mga issue daw na lumalabas sa keso kaya daw natalo lang daw yung GSW dahil marami mga injured sa kanila. Oh, isa sa factor yung kasi... Pero sa tingin ko, ako hindi po ako ganun kagaling sa basketball. Unang-una, hindi ko naman masyadong nalalaro yan. Kaya hindi ko po ako magpaka-eksperto para maging analyst dyan. Pero parang sa nangyari doon, may punto yung mga ibang nagko-komento na totoo, may damage sa kanila dahil marami silang mga player. Ilan ba yung mga player kanila? Dalawa? Actually, naglalaro sila ng every game ng kulang-kulang eh. Tapos yung mga karamihan... Yung pinaka-star player. Starters or star player, lalo na si Kevin Durant, na once lang nakalaro sa finals, hindi niya pa natapos kasi na-re-injured. Ayun ba yung dito sa... Sa Achilles. Sa Achilles niya. Ano ba yun ba yung parang, ibig sabihin, paralyzed na naputol? I think, yun ba yun? Kasi parang may pinakita ko. According sa mga nabasa ko, once na na-injured ka dyan, Achilles, parang 1 year kang hindi makakalaro. Ayun nga yung sinabi, parang may therapy na gagawin dyan para... May ice and then after that, yung isang splash brother ni Steph Curry, si Klay Thompson, na injured din. Hindi niya natapos yung laro nung Game 6. Oh. Ano naman? ACL naman. Ano yung ACL? ACL, sa tuhod yun eh. Sa tuhod. Oo, so malamang mga 10 months to 1 year din hindi makakalaro yung next season. Recovery period. No? Oo, kasi ooperahan yun. Mahirap diba? Pala talaga yun. Kaya yung malaking factor din talaga yung mga star players nila na hindi nakalaro. Kasi si Kevin Durant nag-average ng 25 to 30 points per game. Oh. Si Klay Thompson, mga 20, 25 points per game ang average. No? So, yung isang star player, si Stephen Curry, siya talaga yung kumakayod. Siyempre, hindi siya naghahabol ng although puntos. Although may mga support din naman from other players na maaasahan din pero kulang pa rin kasi magaling talaga yung kalaban Toronto Raptors pinapangunahan ni Kawhi Leonard. Oo, na naging finals MVP na galing eh. Galing talaga. Siya bang MVP? Finals MVP. Finals MVP. Tapos kumpleto din sila, marami malalaki, magaling sa depensa. Galing. Tsaka all out din talaga yung support ng ng mga fans. Ang supporter, number one supporter niya, si Drake. Si Drake. Oh, taga-Canada yun, di ba? Oo, yeah. Toronto Raptors. Yun nga, ang Toronto, sila yung first non-US team na nanalo ng NBA championship. Unang-una bang sa legacy ng Toronto Raptors? Non-US team, ha? Kasi Canada. And then, first championship yan ng Toronto in 24 years. Oo. Kaya,
Yun. So kumbaga ibig sabihin sumatotal na lang eh tanggapin na lang din talaga yung naging oo. Dahil mas kumbaga hindi naman lagi rin talagang ito yung naging champion, sunod-sunod ito yung sinusundan natin. Oy, lagi na naman yan na naman champion. Tsaka ang Golden State Warriors naman, 5 straight years na silang nasa finals. Oh, di ba? So out of 5 na yon, tatlong beses sila nag-champion. Champion. Diba? So, kung magbigay naman natin din, kung talagang ginalingan din naman talaga ng Toronto Raptors yung kanilang ginawa. Tsaka deserving naman both teams eh. Kasi, I can say na good series yung nangyari. Kasi, umabot ng Game 6 eh, diba? So, hindi mo ina-expect na aabot ng Game 6 yun na pilay yung isang team, diba? Wala yung mga star players. Kasi kung talagang hindi rin talaga ganun din kagaling ang GSW, hindi din sila aabot ng Game 6. Tsaka diba? Maganda panoorin kasi hindi walang sakitan, walang physicalan masyado. Oo. Diba? Walang gulo. Oo. Yun. Maganda. Sports sila. So sa Toronto Raptors, congratulations po sa inyo. Mm-hmm. Pagbati mula sa Usapang Kanto. Sana naiintindihan nyo kami. Sana ma-invite nyo kami. Binati, di naman naiintindihan. Hindi, sana ano yan, maging ano rin, maging ano rin sila, role model din sa mga basketball personalities. Diba? Yung pagiging sports nila. Yun lang naman talaga dapat eh. Pag halimbawa, laro kung laro, diba, sports lang. Miski na-injured yung player nung kabila, tinutulungan pa nila. Kung sabi nyo isa, brotherhood eh. Diba? Kung may mga ganun eksena sila doon sa... May mga ganun, diba? Hindi po kahit kalaban mo, tuwa ka na. Natutuwa ka na, diba? Na nasaktan, bumagsak. Oo, diba? O maganda yung ganun, Siyempre, doon mo mapapakita yung pagiging tao mo eh, diba? Tsaka si Kevin Durant, diba? Hindi dapat siya maglalaro ng Game 5 eh. Although na-clear naman siya, pero sa gusto niya makatulong, sinacrifice niya. Tapos kaya sinabot niya ngayong... Nare-injured siya noong second quarter kasi hindi talaga kaya. Siguro iba rin yung pressure sa kanila dahil talaga na-obliga rin sila eh. Kasi 3-1 na nung Game 5 eh. Once na mataling Golden State, talo na. Finish na. Although nanalo nung Game 5, miski nare-injured si KD. Kaya umabot ng Game 6. Ayun. At least na klaro na natin lahat na talagang... So, abangan natin sa next season ng NBA kung ano yung mga mangyayaring mga... lipatan ng ibang mga players kasi marami mga free agent eh. Free parang agent Kawhi ng mga... Leonard ng mga... Leonard ba? Leonard? Kawhi Leonard? Leonard? Oo, Kawhi. Parang nilipat yata eh. Free agent, pero syempre may mga negotiations yan. Oo, lalaki-lalo kung ano nun. Ang LA Lakers, si Anthony Davis, andun na, lumipat na. So, another star na katulong ni LeBron. Ayos, LeBron diba? James, diba? Yun. Marami yan, maraming movements sa mangyayari yan. Pati mga coaches, di ba? Tapos ang Golden State Warriors, last game na nila doon sa Oracle Arena nung Game 6. Kasi next season, iba na yung home court nila sa San Francisco na. Yamon, manonood talaga ako para pag napag-usapan natin yung mga yung basketball eh. May naikukwento rin ako, nadadagdag ako siya dahil sa hindi talaga. Kasi maganda yan, hindi naman siya, di ba? Talagang, tawag doon? Bay City, di ba? Bay State, di ba? Hindi ka tawad sa PBA, di ba? Parang commercial league. Di ba meron tayong MPBL ba yun? Yung kay Senator Manny Pacquiao. Kanya-kanya lugar yun, di ba? Representing, di ba? Ayun. Okay din yun. Although nag-start pa lang siya, sana mag-boom din yun, di ba? Oo naman. Kaya naman. Ang mga Pinoy talaga mahilig naman tsaka, sa basketball. Supportado naman ng mga local governments yung Bawat grupo talagang sinusuporta. Kasi meron dyan. Manila, yung nag-champion recently, yung San Juan. Oo. Tapos si Derek Ramsey maglalaro din sa Batangas. Nasa Batangas na. Si Gerald Anderson sa Imus. Diba? Tsaka may mga ex-PBA players din dyan, yung mga nawalan ng kontrata sa PBA. Tapos napunta doon. Dyan na naglalaro. Yun. Inaantay ko nga rin kunin ako eh. Open naman ako for water. Wala pang bro. Baka next season may papasok na team yung Babuyan Island.
talaga? Gusto mong ilipat kita doon? Ganito ka, oh. Yan, mga kaibigan, ganito kami mag-personal na dito. Walang pinanggalingan, biglang magkakaroon, di ba? Biglang pumasok sa isip ko kasi kung saan. Sinasabi ko kasi Maynila, taga-Tondo ako. Kung saan lugar ka. Grabe ka naman. Pero mali mo naman, di ba? Sino-sino diba? Makukuhanin natin? Marami, no? Madami dyan. Mga overweight, kukunin ko, mga 250 pounds and above. Lahat ng mga player, no? Oo. Parang daming bola nun, ah. Dami. Parang may mga naglalarong mascot dun, no? Ang bigat ng laruan yun nun. Ang bibigat pa na naglalaro. Ang bigat nun. Naisahan mo ako dun. Biglang pumasok lang, eh. Nilagay mo, eh. Eh, kasi bumanat ka sana. Makalaro din ako. Hindi. Ano lang, mananawagan lang tayo na si Bendeatha available lang sa mga market, sa market, sa supermarket, sa meat section. Sa MPBL kasi, nag-i-invite siya ng mga artist dyan. Ah, magpe-perform. Oo, imbawa, opening or mga halftime entertainment. Okay. Diba? Sana, no? Magkaroon ng chance. O kaya, miski tapos na yung laro, palabas na yung mga audience, doon ka tatawagan. Wala lang manonood. Talagang mahal na mahal mo ako. Hoy, ano na yung susunod natin pag-uusapan dyan? Hindi kita binabastos, bro. Hindi ko naman naramdaman, eh. Oo. Napil ko lang. Speaking of bastos. Oo, ano yan? Diba? May nabasa akong isang article na yung Bawal Bastos Bill. Bagong batas. Oo. Bagong batas yan na, kumbaga, yung bawal bastos bill, tungkol yan doon sa pagpapakita mo ng hindi magandang asal sa kapwa, true, sa pambabastos na yan. Sa opposite gender mo. Oo. Yun. Yung may pagsinipulang ka. Isa yun, pwede. Yung wolf whistling na tinatawag, or yung mga pagtingin-tingin mong hindi maganda, pati yung flu words, miski joke lang yun or green jokes, eh. Ah, parang halimbawa, pangaharas na rin yun. Oo, parang form of ano sexual harassment na yun. Parang halimbawa, yung babae, nakita mo, naka-spaghetti, o yung ganda naman ng pendant mo, parang ganun. Oo, ano talaga yun, eh. Kahit walang suot na pendant yung babae, kahit walang suot na kwintas. Mm-hmm. Di ba madalas mo sinasabi yan? Hindi pendant yung sinasabi ko. Ay, direkta ka nga pala. Hindi naman. Hindi pendant yung sinasabi ko. Ano yung sinasabi mo? Wala lang. Hindi, okay. Dati ano yan, eh, na sa Quezon City lang yan, alam ko, eh. Pero ngayon, nationwide na yan. Oo. So, may ano yan, may penalty yan. Hindi, tama rin naman yun kasi protection din naman yun sa mga kababaihan. Mm-hmm. Na kumbaga, eh, dapat hindi rin binabastos talaga. Oo. Pero yung back sakop din ba yung mga, paano naman yun sa mga lalaki naman? I think, sa mga babae lang yata ito, eh. Parang ano naman. Kasi siyempre, isipin mo rin naman, meron din naman mga inaano rin ng mga kababae, ng mga kalalakihan. Parang napanood ko to sa YouTube lang, parang dumaan lang to sa wall ko, eh, sa Facebook. Nag-experimento sila na parang yung babae, binubugbog niya yung lalaki, pero pinagtitinginan lang siya. Mm-hmm. Sinasaktan niya, ganun. Ito naman, pananakit naman to, parang inaharas niya, ganyan-ganyan, binabatukan. Oo. Domestic violence naman yun. Tapos yung lalaki naman ang nanakit sa babae, ang dami nagre-react. Ang dami talaga yun. Kasi may hinahatak pa yung lalaki. Siyempre, sa tradition natin talaga, hindi ka dapat pumatol sa babae. Ang sympathy talaga sa babae, 'di ba? Pagka nasaktan mo. Mm. 'Di ba? Ayun yung talaga nagrereklamo sa barangay or sa police kasi konti lang yung case na yung lalaki talaga yung nagrereklamo, 'di ba? Oo. Ito, yung tungkol sa bawal bastos bill na yan, under the final version of the bill agreed upon by bicameral conference committee, those apprehended by cursing, wolf whistling, catcalling, and saying, ano yan? Misogynistic, transphobic, homophobic, and sexist slurs for the first time will be fined 1,000 pesos and will serve 12 hours in community service. Yun lang. Which includes attendance in a gender sensitivity seminar. So may seminar pa. Second time offenders will be jailed for 6 to 10 days. Or fine 3,000. Or lang.
So, kung may kaya ka, magbibigay ka lang ng 3,000 sa maliit. Tapos yung pangatlo? Yung pangatlo will be jailed 11 to 30 days and fined 10,000. Ano to? Hindi ko alam eh. Available ba to para hindi ka na tumagal ng 11 to 30 days? Yun nga, basta magbibigay ka. In the end, fine. 10,000. Hindi or. BJ, 11. Hmm. Or, ibig sabihin, kung makakapagbigay ka ng gismil, hindi ka makukulong ng 11 to 30 days. Kasi, nag-ano ka na, ano ba tawag dito, nagpiansa ka na. So, kung wala kang 30 mil, o kung wala kang gismil, o kung wala kang 3,000, tutuloyang ang kukulong. Yan, ganun. Pero parang, parang maliit lang yung penalty, no, di ba? Kasi ano to eh, parang offensive to sa opposite sex eh, di ba? Saka kasi sa parang libo? Form of sexual harassment yun eh. Ah, okay, this ano lang naman pala, yung mga verbal, yung mga cursing, yung mga catcalling, yun. Ay, yung mga sipol, yung mga gano'n, yung parang pwede rin dyan yung parang, pwede dyan yung green joke. Bawa na green joke ka doon sa office mate mong babae na hindi niya naman hindi naman nakipagbiruan sa iyo kasi green joke kasi is ano eh part na rin diyan eh. Okay, tawagin mo siya na ng babe, honey. Love. Ganun. Yun, part 'yun eh. Mm. So parang pambabastos na 'yun. At least, yan, kumbaga, di yung mga gumagawa ng ganyan eh matututo ng mangilag. Dahil meron nang pumoprotekta sa mga kababaihan na hindi nila maranasan yung ganyan dahil meron tayong batas na ipinapatupad na maaaring kasuhan. Oo. Di ba? Yung mga gumagawa ayan, ganyan. Ayan, pakitaas ng konti, Rosh. Ano yung tataas ni Rosh? Hindi. Nakaharas ka eh. Rosh, pakitaas ng konti, Rosh. Yan, naghihirap sa'yo. Ayan. Rosh! Lumalabas, di ba? Lumalabas, no? Rosh, taas mong konti. Ito na, lalabas na Rosh. Ayan, ayan, sakto, Rosh. Ayan, sa gitna lang. Ayan, ayan. Ito nga ang pinakatawag dito yung Safe Streets and Public Spaces Act or pwedeng tawagin na Bawal Bastos Law. Mm. Yun. Appeal star ang okay. Yun. So kumbaga di sana maraming maging protection itong batas na to sa mga tao na nakakaranas ng pambabastos, di ba? Oo. Ano yan eh? More on sa mga babae talagang nakakaranas sa mga ganyan. Miski naman yung mga third sex, eh, like yung mga... Ayun nga pala, halimbawa, lesbian, yung ganyan, halimbawa, yung mga yung kapatid dating LGBT, gay, yung mga gay, bigla mong binasto sa ano. Oo, miski yung mga, bawa, naglalakad dyan, yung mga... Ay, bakla! Ay, ano? Ayun, ay, ganda! Ganun. Pwede yun, oo. So, pa pwedeng ireklamo yung pangit mga na bakla. Kapatid natin, oo. Matandang bakla. Yung mga parang... pambubuli mo na rin siguro na ano. Tsaka dapat sana rin yung kumbaga sa na meron ng batas na ganyan, dapat yung mga kapulisan din natin na kung sino man yung magrereklamo, dapat bigyan din talaga ng tamang atensyon. Oh, aware dapat sila. Oo, di ba? Kasi meron na tayong batas na ganyan. Kasi baka mamaya sabihin lang, ay hindi, ano mo na lang, mag-sorry ka na lang. Kumbaga kung di rin talaga ano, babrasuhin din yung batas. Talagang hindi rin ma-implement, kumbaga hindi rin talaga si seryosohin ng tao. Kailangan lang talaga ng maayos na maipatupad. Talagang siseryosohin niya ng ating mga kapulisan na bigyan ng action. Tsaka kasama rin dyan, bro, yung halimbawa, naglalakad ka, yung babae naglalakad, tapos may nakita kasi isang tabi na may ginagawang public acts or yung mga exhibitionist. Ah, yung para sa mga jeep? Oo. Kasama yan eh. Oo. Bawa, naglalakad ka dyan, tapos nakita mo sila, tapos nakatingin sa'yo, tapos may ginagawa sila. Kasama yun. Paano kung assuming lang yung babae no, na nakatingin sa kanya, no? Ay, merong isang ganyan. Kawawa yung lalaki. Oo. Naparad ko sa tulpo. Yung babae sumakay siya sa likod ng van. Ay, ng FX. Oo. Yung lalaki pala, kaya pala nandito yung ano niya, kasi meron siyang sugat dito. Mm. So, yung may infection siya rito, na parang tinatago niya ngayon sa ganito niya. So, kumbaga na ano siya, inikis niya, makati. Eh, yung babae ngayon, ang tingin, parang nagaganon nga siya. Oo. Tapos, ano nagaganon? Nagjajakol! Oo. Spell ko pa? Hindi. O, nagmamasturbate, parang English. O, di ba? Parang, sabi niya, nagreklamo yung babae sa tulpo. Mm. Pinatawag ngayon. Kasi dalawa na lang sila. Ay, di. Pala, by phone. Kasi yung lalaki pala ang pumunta sa tulpo dahil nga,
nakakaranas siya ng pampabas, death threat, kawawain na lahat. Hindi, ano ba siya? Parang pinicture lang siya ng babae. Pinidyuhan. Pinost dun sa social media ng babae. Oo, oh, oo. Oh, oh. Hindi, siyempre marami nakapanood na kamag-anak niya. Mm. Napahiya ngayon yung tao. Ngayon, in-explain niya, hindi po ko ganito, ganyan. Kasi sabi ng babae, dalawa na lang siya sa likod ng FX, di ba? Mm. Nakatulog daw siya, pag dilat niyang ganun, nakatingin daw sa kanya, eh, nakapalda yata siya noon. Oh. Tapos parang may ginagawa daw na kalaswaan yung lalaki. Kaya pinituran or binidyo niya. Simplihan niya. Oo, tapos pinakalat niya sa ano. Yung, kumbaga dapat doon, ang aral din doon, kumbaga aaralin ding maigi, mm-hmm, na wag basta-basta na, kasi konting kilos mo niyan, baka may maapektuhan eh. Baka naman talagang hindi nga, katulad na nangyari na yon. At hindi rin maglalakas loob yung tao na yun na doon sa kawalangyaan niya, aharap pa siya doon sa taon. So ano yung pwede taon mong i-advise dyan doon sa nangyari? Lalo na doon sa babae, ah. Oh, doon naman sa babae. Na tinanggap din naman niya yung sinabi ni Tulpo na pag-isipang mabuti yung gagawing aksyon. Hindi niya napag-aralan. Kumbaga yung sa bugso ng damdamin niya, mm-hmm, na porkit naramdaman niya na nabastos siya, nagalit siya, ginano niya, pero hindi niya napag-aralan na ano. Oh, ayan ang hirap kasi. So bakit hindi rin niya naman alam na talagang may ganun nga sa kamay. Oh, ayan kasi yung hirap konting, hirap kasi dadaanin agad sa social media, i-video agad, i-upload agad, di ba? Hindi mo alam yung ba't talagang totoong hindi ka nalang magreklamo sa otoridad? Yes, tama. Tama ka ron, diba? Yung magreklamo sa otoridad. Eh, meron po akong video na ito, eh, baka po maipatawag natin, mapahanap po natin itong taon na to. Hindi yung i-upload mo agad. Oo. Siyempre, ikaw yung kakampihan ng tao kasi ikaw yung babae. Ikaw yung lalabas agad na biktima. Yung gestures nung lalaki nakikita doon sa video. Talagang tingin mo talaga. Mukhang ganun, di ba? Ganun ang ginagawa. So, ibabas yan. Tapos, kung may nakakilala pa doon. Yun nga nangyari. May nakilala sa kanya. So, tapos, parang part ng death threat. Meron siyang inaabot na death threat. Parang cyberbullying nangyari tuloy sa doon kanya. Doon sa lalaki. Oo. O, yun nga. Tama yung sinabi mo. Yun ang pinakamaganda. Ah. Pag may mga ganyan na halimbawa, kahit yung totoo na gaganon, wag niyo munang iano sa ano. Okay lang i-video mo para may ebidensya ka. Ilapit mo sa authority, sa mga policemen. Diba? Kumbaga, ibig sabihin, yung mga ganyan, yung mga ebidensya yung ganyan na hinahawakan nyo, dapat yan ibigay nyo sa tamang otoridad. Oo. Hindi nyo ipapasok agad sa social media. Oo. Diba? Diba? Kahit sabihin na natin, basta isipin natin tao pa rin tayo, siguro nagawa niya yun dahil sa kama niya kanya, kalibugan niya. Mm-hmm. Eh, basta hindi kayo nahipo, hindi kayo hinipuan, hindi kayo hinawakan. Yan. Tapos meron mga tamang lugar para polis na para intention kayo mag-ano. Intention niya man yung ginawa niya or hindi, di ba? Kung talaga nangangate or talaga may ginagawa siya. Di ba? Ikaw ba, paano ka ba mangate? Kamot lang. Ayun, di ba? Kamot lang. Kamot na sa layan. Ganun lang. Ganun lang. Napaka-demure mo magkamot. Pa, ganun lang. Tapos pag mo lang. Ag! Pinapagpag mo? Sa mo iba, ba? Iba na ah. Iba yung ganun mo eh. Napima ka. Hindi, grabe ka naman. Oh, yan. Ano pa yung ating mapag-uusapan ba yan? Bukod dyan sa, yan, Bastos Law, naintindihan na. Okay bro, so napag-usapan natin tungkol sa Bawal Bastos bill na yan. Oh. Siyempre, isa sa epekto rin yan yung sexual harassment, di ba? Or sexual advancement. Oh. Ano yung, matanong lang kita, ano yung pagkakaiba niyang sexual harassment sa sexual assault? Sexual harassment sa sexual assault? Mm. Sexual harassment, hinaharas mo. Pag sexual assault, na-shoot na. Assault. Na-shoot. Sexual na-shoot. Hindi ko alam. Parang parehas lang yun eh. Oh, sa pagkakaintindi ko kasi, yung sexual harassment, pwedeng verbal and physical contact. While sexual assault, more on physical yata. Yung ba yung parang natutuloy yun? Nire-rape na yung pahinga yun? Yung mga hawak-hawak na. Kus-kus-kus-kus na. Ano na? Pwede natutuloy sa rape. Rape, tsaka ano yung isang term na molestation? Yan, minomolest siya. Minomolest siya na. Yung mga hipo-hipo na yan. Wala talaga. Yun ang suma total niyan. Pag talaga nakakaranas ng ganyan, pag nagsisimula na sa ganyan, talaga natutuloy yan eh. Tumutuloy talaga. Ang hirap pa kasi nito, di ba, yung mga gumagawa nito, mga minors, minsan yung nabibiktima, di ba? May mga nababalitaan nga tayo, mga bata ni rape, tapos pinapatay pa. Totoo yan. Tsaka diba? Ang pinakamasakit sa akin, sa totoo lang po mga kaibigan, yung pinakamasakit sa akin yung ano eh, yung ama na ni rape yung anak.
Oo, tapos masyado. Tapos nabuntisan pa. Nabuntisan pa. May mga ganong insidente. May mga ganong insidente. Tapos hindi lang once ginagawa, may years nang ginagawa minsan, di ba? Oo, mayroong isang ano insidente na yung tatay ay mayroong tatlong anak, lahat pala nung ginagalaw niya. Walang ano, yung kasi yung asawa ay nasa ibang bansa. Oo. Tapos ang masakit pa nito, nung pagbalik nung nanay, ayaw paniwalaan yung mga anak. Kinakampihan pa yung tatay. Para sarap paguntugin eh. Pero di ba, ba't gagawa ang bata ng ganong klase ng istorya na ikasisira ng pamilya anong nila? Anong advice mo doon sa tatay? Alam mo, mura lang naman ng babae sa rekto, 300 lang. Sa Port Avenue, naranasan ko yan. Tama. Ay, naranasan ko? Yung kumuha ng babae, hindi. Naranasan ko yan, yung mga ganyang istorya. Naririnig ko. Pero yung kumuha, hindi. Hirap kayo magbayad. Hindi, tsaka. Tsaka, di ba? Yun, kumbaga, doon yun lang ilagay yung init ng katawan nyo. Kesa naman, kung, tao lang tayo, pero Diyos ko naman. Kung hindi mo mahintay yung asawa mong umuwi galing abroad, may kamay ka naman. Di ba? May banyo naman kayo, may tubig. Di ba? O kamay? Kaya, magbili ka na lang sa asawa, magpabili ka ng mga sex toys. Mga gano'n, diba? Yun na lang. Yun sex toys lang! Yun na lang gagawin. Yung sariling dugo mo yan. Oh, yun, di ba? Yung mga anak mo. Tapos diba? Gagawa mo lang ganyan. Yun nga, kung talagang hindi mo matiis, sinisira mo yung future ng mga bata. Totoo, sinisira mo yung kinabukasan nila, diba? Yung kanilang buhay. Sinisira mo yung pamilya nyo, plus yung future ng mga bata. Diba? Kaya nga, sinabi ko nga, na kumuha kayo ng mga babaeng pwede naman yan na bigyan ng pero, bayaran. Tsaka maraming epekto sa bata yan eh. Psychological. Trauma, lahat yan. Diba? Hindi niya makakalimutan yan dahil hanggang sa paglaki niya. Kumbaga, emotional. Dadaan niya sa matinding counseling bago siya makawala dyan sa ganyang klase ng karanasan. Ayun nga yung payo ko. Kumbaga, kung hindi niya matiis, humanap kayo ng mga babaeng bayaran, doon niyo iraos. Bakit niyo nagagawin sa mga anak niyo? Sa mga kamag-anak nyo. Pag nasasapian ka ng demonyo, lumabas ka na ng bahay nyo, maglakad-lakad ka na. Pero hindi ko sinasabi mang rape ka. Pag sinapian diba? Ng demonyo, bahala sa buhay mo, doon mo ilabas yung galing mo sa labas, di ba? Hindi yung sa loob ng bahay nyo, doon ka gumagawa. Ang hirap kasi sa inyo, iinom-inom kayo, nilalagay nyo sa utak nyo, hanggang tiyan lang dapat. Yung iba, nag-a-addict pa. Eh, wala. Diba? Eh, kombinasyon yan eh. Para lalo lumakas ang loob nila eh. Daw. Ewan ko, di ba? Hindi droga, pampalakas ganyan. Ng loob yun. Ano yun? Sign ng pagkaduwag. Correct. Pagkaduwag. Diba? Dahil kumbaga meron kang mga bagay na gustong gawin ang hindi mo magawa. Oo, tsaka pagkaduwag yun. Dahil yung walang kalaban-laban bata, yun yung gagawa mo ng ano. Oo, ng ganong aksyon. Oo, walang kalaban-laban. So, ikaw, duwag ka dahil walang kalaban-laban yung ginagawa mo ganong actions. Eh, di ba? Kaya nga, yung mga ganyan na tao talagang, dapat yung batas natin talaga yan. Alam mo, para sa akin, gusto ko balik yung death penalty. Oo, di ba napag-usapan natin yun sa nakarang, sa second episode ba yun? Or ano, yung death penalty? Lalo na yung mga ganyang bagay na mga sensitibo, yung talagang, yung mga rape na ganyan, dapat yan talaga sinasampulan. Alam mo yung public execution? Ayan, agree ako dyan, yung public execution para na naman. Para makita ng diba? Tao. Yung, paano yung putol agad. Oo, para makita ng tao na ito yung ano, sa ginawa nyong ganito, etong katapat na parusa. Oo. Diba? Para ang tao ngayon matatakot. Ngayon walang takot, nawala ang death penalty. Dahil syempre, alam nila, porket may yung iba, may pera, kahit nakakulong sila, kung ano man yung ginagawa nila sa labas, nagagawa pa rin nila sa loob. Dahil nagkakaroon sila ng protection, dahil meron silang perang pambayad. Tama. Yung mga, hindi ko nila lahat ng mga nakabilanggo, pero sabihin yung mga gumagawa ng krimen na may mga kaya sa buhay, mga mayayaman, hindi nakakaranas din ng hirap sa loob. Tsaka isang mga biktima din, di ba? Wag lang manahimik. Oo, dapat talaga. Wag lang manahimik. Maglakas loob talaga. Maglakas loob na mag-consult or mag-share sa pinagkakatiwalaan nila. O sa pinakamalapit na pamilya. Yan. Kasi hindi mo po pwedeng sarilinin yan dahil baka mamaya ang suma total niyan, hindi mo na makayanan. Baka kung ano yung maisip magawa sa sarili mo. Or meron tayong mga organizations ngayon na sumusuporta na sa mga victims eh, di ba? Na pwede nyo lapitan. Ano yan yung Article 266 ng yung 266 penalty ng rape under paragraph 1 of the next presiding ayun, article. Reclusion perpetua yan. Life lang yan. Habang buhay yan. Di ba? Life lang yan.
Para sa akin, wala rin. Pampasikip lang ng kulungan yan eh. Totoo yan. Diba? Makatakas pa yan, diba? Tsaka gagawa rin ng katarantaduan sa loob ng kulungan yung iba eh. Sabihin, death penalty na talaga. Oo, death penalty na talaga. Diba? Kasi, kumbaga, number one, ibalik din yan dahil wala naman tayong ano eh. Ang dami mga nakakulong, kulang sa pasilidad sa kulungan, di ba? Yung isang kwarto, isang kulungan na dapat lang eh para sa 80 tao, pinapagkakasya 300. Mm-hmm. Eh, paano ba? Kasi lalaki ko yung nakulong doon. Ano? Ayos ko po. Paano magsisiksikan doon? Slaughterhouse na yun. Kataya na. O, di ba? Biyahe na lang, di ba? Ayun nga, sa totoo lang, di ba? Talagang dapat kasi yan yung magiging simula ulit sa atin dito sa Pilipinas na pag yung death penalty na yan, excuse me, gagaan ang buhay ng Pilipino. Mababawasan lalo ang krimen. Halos mawawala ang krimen. Mm-hmm. Totoo yan. Dahil siyempre, una-una sa lahat, meron na kinakatakutan. Oo nga. Na pagbuhay ang kinuha, buhay ang katapat. Na pagbuhay ang sinira, maaari kang mawala. O yan, di ba? Yung sa droga, talagang pinipilit na ating Pangulong Duterte na talagang ibalik ang death penalty. Pero marami na nga lang talagang hindi sumasang-ayon. Di ba? Para, kasi talagang yan ang nakakasira sa paligid sa mundo eh. Sa paligid, yung ano, yung droga. Isa pa yan. Oo. Kasi, pagka, syempre, sobra ka na sa epekto ng droga, kung ano-ano na naiisip mo. Totoo. Pumapasok na kademonyohan sa pag-uutak mo, di ba? Kumbaga, hindi mo na makontrol, di ba? Out of control ka na dahil ano ka na, masyado ka ng lulong. Kita mo, pagka na-interview nga yung mga nahuhuling rapist or mga pumatay, lulong lang po, nakadroga lang or lasing. Diba? Ayun ang sinasabi na rason. Mm-hmm. Malakas ang loob yun ngayon mga duwag, di ba? Kumukuha ng tapang. Ng tapang or lakas ng loob para gumawa. Ayun, eh, sanang para sa amin lang dito sa Usapang Kanto, sana mapag-aralan pong mabuti na yung pagbabalik ng death penalty karapat dapat na po sa panahon ngayon natin. Tsaka yung sa mga nabibiktima, wag lang kayong manahimik. Yung mga, miski mga simpleng harassment lang yan. Dapat talaga magsalita kayo. May boses kayo na mapapakinggan. Kasi once itong gumagawa sa inyo ng ganyang katarantaduhan, pagka hindi kayo nagreklamo, susobra at susobra yan eh. Uulit-ulitin lang. Uulit-ulitin yan. Pare-parehas. Kasi hindi kayo ano eh. Hindi kayo nagre-reklamo. Oh, hindi kayo nagre-reklamo. Ayos lang to. Ayos na to. Gusto din yata. Parang trip niya rin ah. Kaya tutuloy-tuloy, di ba? Mm-hmm. So, nasa tao rin yun. Nasa tao rin talaga. Oo. Kung talagang magpapadala ka sa ganong klase ng ginagawa sa'yo at hindi mo talaga pinipigilan o ayaw mo talagang gumawa ng dahilan para matigil yan, eh, nasa sa'yo yun. Kumbaga, nandiyan yung ating mga bagong batas na yung Bastos Law. Stand for your rights. Oh yes, di ba? Yan ang poprotekta. Yun. Yun. So, ano ba yung ating susunod na pag-uusapan? Anong gusto mong pag-usapan pa? Ano ba? Ano bang nakita mo sa mga kanto na... Ay, yung ano, isa pa yan. Ito. Yung kay Shanti Dope pala. Yung kanta niyang Amats. Yung Amats. Na inaano raw, parang... O, ikaw, droga. Ano ka dyan? Hip-hop kasi si Shanti. Hindi, para sa akin, kung talagang, ako, hindi naman ako against dun sa... Ano ba yung issue? Yung latest single niya na Amats, pinapahinto ng PIDEA dahil daw nag... Na ano, i-air sa radyo. I-air sa radyo, na mapakinggan, dahil nga raw, kumbaga, ang kinikater nung song, eh, parang gusto nang niyang turuang magbisyo o magmariwana ang mga taong nakakapakinig. Okay. Nando, meron pinakita doon yung lyrics, ganyan-ganyan. Kasi meron chorus na sinasabi nga, sobrang natural, walang halong chemical. Lakas ng amats ko. Ganyan. Sobrang natural, walang halong chemical. Eh, ang katwira naman ng bata, eh, kumbaga, yung sinasabi niyang amats na yun, yun yung parang pinaka-amats niya sa musika. Ah, okay. Yun ang parang inaano hindi niya. Hindi yung sa epekto ng... Oo, parang... Kumbaga, ang dinidiin naman ng PIDEA, eh, syempre ang... Parang nag-encourage second pa. Meaning ba? Oh, parang nag-encourage daw. Okay, encourage. Pero bilang kapulisan kasi, sa totoo lang po, pag silang nagbasa, automatic ang appreciation nila, eh talagang nag-ano ng droga. Pero doon naman po sa ibang nakakapaginig, sa mga followers naman po, sa mga supporters ng rap music, iba naman ang pagkakaintindi doon, iba yung pananaw doon, kasi ang pagkakaintindi naman nila doon,
yung ina-encourage naman dun para dun sa musika na yun is about music. Oh, I think about music nga talaga. About music, kumbaga maging natural ka, maging natural high ka sa pagdating sa musika. Mm-hmm. Yun naman ang sinasabi ng bata ni Shanti Dope. Pero ang kasamaang palad nung na-monitor ni Pidea at pinag-aralan at sinuri yung lyrics, sinuri talaga kasi pinilabas pa nila sa TV yun eh. Oo. Sa mga YouTube, yung kanilang mga expose dun sa song na yun nga, nag-encourage daw. Kasi nga, sila yung nagbasa. Sila yung nakaintindi. Sila yung umintindi bilang kapulisan. Ang dating sa kanila ng mga salita doon ay talagang ine-encourage. Pang-encourage. Oo, na gumamit kayo ng ganito, ganyan. Sa mga kabataan. Eh, kumbaga po kasi nga, di ba, kanya-kanyang pananaw na lang. Pero, kanya-kanyang pananaw. Pero, may mga nabasa rin akong articles. Dapat daw, tignan rin ng Pidea yung ibang mga, yung mga lyrics sa mga English songs. Diba? Kasi, bakit doon lang, doon na nagko-concentrate? Oo, kasi may ibang mga kanta na ibang international artists na may nahalong mga words about sa drugs eh. Diba? Marami yun. Dati may sumikat pa eh. Simple-simple. Ecstasy. Ecstano. Bakit yun? Nakakalusot. Bakit ito, di ba, biglang may ganyang issue sila. Oh, totoo, di ba? Dahil ito, Tagalog, mas madaling intindihin. Isa yun. Di ba? Ano, number two, para maghabol pa sila sa international, eh di dito nila ginagawa sa atin sa local. Hindi, pwede naman, sabihan yung mga radio stations na hindi pwedeng patugtugin to. Kasi yung mga company rin nila na nawala na nag-publish dito. Oo, yung nag-distribute ng mga recording labels dito, di ba? Yun. Ayun nga, eh. Kumbaga, dapat din talaga maging pantay. But ito lang yung na-monitor na kay Shanti Dope, di ba? Ang dami ng mga lumabas ng mga kanta ng... So, ngayon, lalong sumikat yung kanta. Lalong sumikat, di ba? May music video na rin yata yan. Oo, meron. Amats. At a billion-million na ang views noon. Oo, lalo sumikat yung bata. Eh, ganun talaga. O kung ano man yung epekto na... O ano man yung ginawa, may epekto. Oo. Kumbaga, bilang otoridad, nilerespeto po namin ako bilang isa, si PMAC, na kinundin na niyo yung kanta. Pero ang suma total naman nun, ang naging epekto ng pagkundina, eh sumikat naman yung kanta. Sana pakinggan rin yung yung pinaka sa loobin nung gumawa ng kanta ng bata. Actually, yun nga ang kinakatwira nga ng bata. Yun. Oh, ito, 7 million. 7.4 million na ang views sa YouTube nung Amats, di ba? Ang laki. Na nagsimula nung March. Nagsimula yan. Katapusan ng March, nagsimula halos yung music video niya. March 25 yata. Eh, wala eh. alam nga naman, palitan ni Shanti Dope yung mga words doon, di ba? Para lang... Yun yung kanta eh. Sa kapakanan ng otoridad, di ba? Oo, hindi na maano yan. Kasi unang-una sa lahat eh, yan ang unang napakinggan, yan na rin nangahanapin ng mga followers. Pwede niya ipalit sa word na Amats? Ano ba nga? Hindi ko rin alam. Wala akong maisip na na po pwede maging replacement ng title. ikaw yung rapper. Wala, pero ang galing kasi ng binaligtad yung tama, Amats. Ay, nako. So, good luck na lang sa ating kapatid sa industrial si Shanti Dope at patuloy na gagawa yan dahil bata pa yan. Oo, magaling patuloy yan. Patuloy na gagawa ng mga hit song yung mga... Alaga ni Glock 9 yan, isa pang magaling yes, kasi. Alaga diba? Talaga. Kung magaling na mentor niya si Glock 9. Oo, laging magkasama sa tour yung dalawa na yan. Oo. Saan ba tayo sa segue na ating pag-uusapan pa? Ayun, since nasa entertainment naman tayo, yung issue kay nangyari kay Mr. Eddie Garcia. Alam mo, sa nangyari yan sa amin doon sa Tondo. Nag-shooting nga yan, di ba? Nakita ko yung video. Nakakalungkot yung nangyari. Oo. So, ang una dapat ditong tignan talaga yung safety ng mga tao sa loob ng shooting na nagkakaroon ng shooting na ganyan nga pala. Tapos, yung kanilang pansariling, di ba, dapat safe sila. Mm. Kasi
sa nakita doon sa video, yung ano, yung kable. And may mga kable. Hindi, tsaka 90 years old na si Sir Eddie Garcia, di ba? Oo, 90. 90, tapos sobrang init ng panahon na yon. Panahon na yon, parang 9 a.m. ba? Or 10 a.m.? Actually, ang nung sa interview yata, ang call time doon is 5. Oo, tapos bakit 5 a.m.? Ganun na nga edad, bakit papatakbuhin mo pa? Kasi action yung ginagawa. Yes, kasi yun yung nandun sa script eh. So, kung may ganun eksena, dapat alert yung mga nandun, yung mga tao, yung mga crew, di ba? Pati yung director na, oh, tatakbo si Sir Eddie Garcia. Wala bang makaka-istorbo dyan na baka madapa or matiso, di ba? Oo. Eh yun, may nakakalat na kable, sumabit. Sumabit siya, kaya napasubsob. Oo. Kasi ang unang lumabas, inatake daw. Oo, yun ang unang lumabas, inatake daw sa puso. Pero nung lumabas na nga yung katotohan, kaya yung nag-collapse. Pero nung lumabas na yung investigasyon, yung video, ayun, nakita, may sumabit yung paa sa kable, kaya siya nadulas. Na neck fracture. O yun. O kaya critical condition tuloy. Mm-mm. Ang nangyari pa ron, wala raw ambulansya na naka-standby. Oh, at according sa mga sources, wala daw naka-standby ng mga medics sa ambulance, yung mga bumuhat, yung parang mga extra or mga crew. Oh, yung mga crew, yung mga staff na nandoon. Oh, eh, napasama pa yata yung pagbuhat. Oh, kasi ano yun, sa leeg yun, syempre, leeg diretso sa spinal, di ba? Pagka mali yung pagkabuhat mo diyan, may epektong mapapalala. May epektong hindi maganda, di ba? Mas magpalala pa doon sa kondisyon. Mm-hmm. Ayun, tapos kaya dapat 'yang gagalaw doon, yun talagang nakakaintindi, diba? Kung talagang may medic na nakaantaba, yun mabibigyan siya ng tama, ng proper. Kasi lalagyan ng neck brace, di ba? Walang ganoon eh, kasi nabuhat ng si kita sa video si Manong Eddie, talagang ginanoon siya, parang baby lang na binuhat na Tapos nakatanggal yung damit niya kasi kala siguro inatake. Oo, dahil para lumawag yung yung paghinga, kaya tinanggal yung damit. Eh ang init pa noon. So suma total ang nangyari. Na yan, legend na yan, icon na yan sa industriya. Tapos ganoon siya na lang, siya na lang talaga yung pinakamatibay talaga. Mm. Si Manong Eddie na talaga. Tsaka sabi nung isang artista na interview, si miski ganyan na daw edad ni Eddie Garcia, hindi daw nagpapadobol. Kaya siguro yon action scene, takbuhan, hindi siya taga nagpadobol. So sana, maging aware din or ano rin yung handa din yung production na dapat safe talaga yung area yung na tatakbuhan, di ba? Sa lahat, yung mga kable, kung ano yung tibay ng mga naka-camera na mga nakahang, kung mga ano. Kasi importante yun, baka mamaya mag-collapse naman yung bumagsak. Yun lang. Mabagsakan naman. So, kumbaga, itong nangyari na to, dapat talaga sa susunod talaga mas paigtingin yung higpit ng yung pagiging another eye opener na naman kasi may nangyari na naman ganyan, 'di ba? Eh, ganun talaga. Tapos after ng ilang mga months or years, balik na naman sa dati. Ayun, diba? So ang inaano na lang natin, aksidente na 'yon, sinasabi natin aksidente. Tutusin sino ba dapat sisihin? 'Di ba? Sinong sisisihin ngayon? Oo, dapat talaga yan malaking maging benefits, di ba? Yung benepisyo, siyempre. Actually, meron naman mga grupo ng di ba? Ng mga artista, mga stuntmen na talagang pinaglalaban nila yung tamang benepisyo sa kanila, di ba? Meron yan, oo. Kasi ang laki na na-contribute niyan sa sa industry, sa entertainment industry, di ba? May trivia pa nga yan eh. Malaki ang pasasalamat niya kay The King, kay FPJ. Kasi si FPJ daw pala ang nagtaas ng TF niya. Pero nung na-interview din si Senator Grace po, sabi ni Senator, kung wala daw si Manoy Eddie Garcia, wala ring FPJ. Oh, dahil sila yung pinakamatinding magtandem. Pag alam ba yung kontrabida si Eddie, di ba? Si yung gumaganap na attorney ng Corrupt. Politiko, di ba? Tapos kalaban niya si FPJ. Tsaka magaling talaga si Eddie Garcia. Kahit comedy, magaling, di ba? Hindi, tsaka nito, director din to. Yes, director din. Award-winning yan. Versatile actor talaga, di ba? Comedy, drama, tsaka action. Tsaka mabait pagka na-meet mo siya in personal. Marami nga nagkukwento na talagang napakabait daw, down to earth daw talaga. Tsaka Professional talaga. Professional dahil
yung event na yon ng shooting na yon, 5 a.m. ang call time noon sa Tondo. Mm. Alas 4 pa lang daw yon nagpapagising na dun sa kasama niya sa bahay. Yun nga, kumain lang ng breakfast, nag-ano lang yata, parang tinapay or ano, tapos dumiretso na ron. Saka healthy living. So yung unang, eh. Ano, oh, healthy living. Kaya na. Nga, sabi nga, bakit may sinasabing heart attack eh, maganda daw ang puso eh. Oh, yun ang sinasabi diba? Talaga problema. Ng mga malalapit sabi sa ng doktor eh, walang problema ang puso niyan. Yun lang talaga, yung pagkakadapa, nagkaroon ng malalang ano, epekto sa kanya. So yun, sana po matuto tayo ulit, wala nang gantong mangyari. Maulit na mangyari sa mga ibang artista o sa ibang mga crew, sa ibang mga tao sa likod ng ano, o sa harap kasi ng camera. Kasi nakakalungkot lang eh. Oh, diba? Yun. Yeah. So yun nga mga kaibigan, huwag kayong magkakalimutan mag-subscribe sa aming sa YouTube channel sa Usapang Kanto. And of course, homeworks. Sa mga Usapang Kanto clips. Oh. Yes. Okay. Okay, eto, yeah. Nagbabalik ulit tayo dito sa Usapang Kanto. At umuulan sa labas, nadidinig ko, malakas. Oo, oh, papatak na naman ang ulan. Siguro naman, wala nang water interruption. Malakas-lakas ang ulan. Yun nga, sa panahon natin ngayon, na nakakaranas tayo ng, yun nga, pagkaantala ng supply Nino, ng tubig. Di ba? Parang itong gantong tag-init daw, hanggang August pa eh. Oo, hanggang diba? August daw, mararanasan talaga tapos yung sobrang ngayon, init. Tapos ngayon, July, may mga water interruption na naman. Oo, ilang oras yun? 11 hours from 8 a.m. daw hanggang 5 p.m. Tapos 5 p.m. hanggang kinabukasan na walang tubig. Oo, di ba? Yun, sa Maynilad. Yan, sa Maynilad. Sa ibang parts ng Metro Manila. Tsaka... Yung nangyari nun dati, di ba? Parang gano'n, umuulit na naman. Sobrang na-aware yung tao, sobrang nagkaroon ng... Yun nga, nagkagulo-gulo. Nagpanik yung iba eh. Panik, sobra. Walang ligo eh. Sama nun, di ba? Na-discuss na natin dati yan nung mga nakalang episodes, di ba? Importante yung tubig, tapos yun ang mawawala sa bahay mo. Paano ka dudumi? Oo. Tsaka lalo pa, di ba, mainit yung panahon, di ba? Kailangan ng tubig para ma-refresh ka, di ba? Tama. Eh nga, mabalik tayo eh, di ba? Okay lang hindi ka naliligo, paano nga pag nadumi ka? Saan ka kukuha ng tubig pambuhos? Panghugas. Ano, babalot mo na, tapo mo sa bubong ng kapitbahay nyo. Tapo mo sa mga otoridad. Ipunin diba? Nyo, no? Sabay-sabay natin ihagis doon. Ayun ako, diba? Yun nga. Kumbaga, ito nga, makakaranas na naman daw tayo ng pagkaantala ng supply. Sabi sa ibang sa balita. Na kahit daw umuulan ngayon, ang katwiran ng Maynilad ng Manila Water, MWSS, ang kinakatwiran nila, umuulan nga, pero hindi doon sa mga lugar na kung nasaan nandun yung mga dam. Ganon? Na dapat daw doon magkaroon ng pag-ulan dahil para yung water level maging normal na naman. Dahil nasa critical level na raw yung ano eh. Well, damn you. Damn you. Mismo, no? So yun nga, meron naman daw nagsasabi, katulad ng meron naman daw talagang reserba sa ilalim ng lupa. Ang problema lang, medyo talagang sobrang dumi na rin ng mga ilog natin, sobrang dumi na rin ng mga sapa, mga ganyan, yung mga creek talagang. So paano mo naman maano yun? Yung ganong karuming tubig, para maging maayos na naman siya, maayos yung proseso, para ma-supply mo. Diba? Paano yung reserba na sinasabi? Kaya nga, ang hirap nun. Hindi naman, wag naman sana kaya ginagawa ng mga Maynila diyan ng MWSS yan dahil para madagdagan na naman yung singil sa tubig dahil kawawa na ang taong bayan. Madami na naman magkakasakit niyan. Mahal na ang kuryente, mahal pa ang tubig. Hindi, sa totoo, tumaas ang tubig. Kasi ang binabayaran kong tubig sa bahay nung nakaraan, 400 plus. Nagulat ako. Nakatap ka pa niyan, ha? Uy, legal kami, no? Legal kami. Legal yung kapitbahay namin. Ang lakas mo sa tubig, ang lakas mo kasi maglaba eh. Ay, hindi totoo, naglalaba. Hindi, totoo, naglalaba talaga ako. Naglalaba talaga si Bendeatha. Oh. May sinend na picture sa amin to eh. Naglalaba siya eh. Ilalabas namin dyan. O, hindi, walang problema. Ilalabas namin dyan. Dahil ganun tayo kamasang tao eh. Di ba? Talaga naglalaba. Dahil hindi pwede maglaba yung misis ko. Dahil siyempre, nag-aalaga siya ng anak. Tutulungan lang. Totoo to si Bendeatha, naglalaba yan. Ayaw niya mapapagod yung misis niya. Oo. Oh. Ano segue niyan? Bahala ka na dun. Ayun nga, siyempre, tumaas yung bill ng tubig. Yun nga, dahil nga,
hindi ko alam, may pares pa rin naman yung consumo. So tumaas talaga ang rate ngayon ng tubig. Oo. So wag naman po sanang ano, kaya niyo po sana, baka naman nangyayari yan dahil para ikarga niyo naman sa tao yung mas mahal na presyo. Eh kawawa naman po ang ano, ang mamamayang Pilipino dahil mataas ang kuryente, pati ba naman ang tubig eh mataas, 'di ba? Ako hindi ko alam kung magkano yung binabayaran namin sa bahay sa tubig eh. Ay, hindi mo na mo-monitor. Hindi, iba't ibang bahay kasi yung yung pinapaliguan ko yun. Ah, talaga? Joke lang. Totoo ho yun. Kasi ang isang tao, hindi magsasalita ng kanya kung walang pinaguhugutan. Hindi, dito ko lang, Jay, nakikiligo ako dito kasi init, di ba? O bago tayo mag-start mag-shoot, o, dito sa studio. Di ba? Oo! Di ba? Tayo, pag nag-show tayo out of town, di ba, bago mag-start, ligo muna. Shower yung bang ligo muna yun, eh, ligong normal o ligong ano? Ay, sadya? Ligong ano, ligong ano yun, ligong... Ligong natural, ligong, paliligo mo ng normal, yung ganon. Ligong hugas. Hugas lang. Wisik-wisik lang. Oh, ligong ano yun. Oh, so, yun normal nga, sana, ano, maayos sana ng Maynila dyan, tsaka ng... MWSS na yun nga yung supply ng tao naman sa tubig, pagdating sa tubig eh maayos naman sana nila. Tama. Gumawa ng cloud seeding, mas diyan yung pagtingin, di ba? Yung kung doon sa lugar na yun eh hindi nag-uulan, dito sila mag concentrate ng cloud seeding, di ba? Cloud seeding. Cloud seeding, di ba? Yung oh, di ba? Yung cloud seeding kasi naman yung normal na ginagawa. Hindi ako familiar just sa cloud seeding eh. Familiar ako sa cloud 9. Ay, cloud 9. Ay, Santi Paolo. Then chocolate. Hindi, cloud seeding, di ba? Di ba asin daw yon? Di ba asin? Tapos, okay, sasakay sila sa helicopter doon sa maliliit na mga... Okay. As, iaano sa ulap. Oh, lampas sa ulap. Oh. Sa ibabaw, tapos maya-maya daw ulan na. Ah, okay. Ayun, diba? Ayan, cloud seeding. So, parang ano yun? Parang, ayun yung tawag na temporary... Oh, yun yung panapat yun. Oh. Ah, table salt. Oh, yun, asin. Pero di ba, di ba yung mga... Tayo, mga Pinoy, lalo mga bata, pagka umuulan, mahilig maligo sa ulan, lalo pagka malakas eh. Diba? Hindi daw safe maligo kapag ano eh, sa ulan, pagka yung ganyan temporary. Ano. Ah, yung pala, oh, dahil sakit ang dulot niyan eh. Oh, tsaka may chemicals na ano. Oh, hindi lang chemicals ang meron nun. Mm-hmm. May dumi pa ng pusa yun. Pag tumapat ka sa bubong. Oh, sa alulot, oh, tuwa kami na yun. Diba? Mayamaya, pag ganun namin, parang may malaki. Yung dumi pala ng puso, tumatama doon sa ano. Yun, isang term nga pa, acid rain. Acid rain. Acid rain. Oh, makikita yun sa mga sasakyan, di ba? Pag halimbawa yung umulan ng ano, tapos yung marka ba? Oo. Di ba? Yun yung acid rain eh. Oo. Nakakasama rin eh. Ano yan? Water crisis to push the new project. Yung Kaliwa Dam? Ayaw, basahin niyo. Parang di makatotohanan. Nagsusunod ni Dejo. Nag-research pa naman yung tao, di ba? Paniniwalaan. Magaling yan. Okay. Oh. Ayaw kong banggitin yung pangalan kasi ano yan eh, misteryosa. Oh, yung mga nasa likod natin, oh, yung mga... Misteryosa, ayaw. Sasali ko nga sa kapareho ng showtime, ayaw eh. Ay, oo nga, ba't hindi mo siya... Ay, ano? Ikaw galing ka dun, di ba? Oo. Oh. Hindi pa natin na-invite yung nanalo, no? Yung partner mo dun. Ay, yung partner ko, eto nangyari dun. Oh. Di, nagkita kami ngayon sa after na kukunin namin yung TF dun sa bangko. Oo. Oh. Meron daw siyang ano, ay, high needs, babati ko siya. Meron daw isang half Pinoy, half foreigner na hinanap daw siya sa Facebook. Ah, ganun? Tapos nakita siya, ngayon naging kaibigan na niya. Mm. Ang eto matindi. Pag uwi dito, magpapakasal sila. Wow! Galing. Para naging daan yung showtime na para makahanap siya talaga ng true love niya. Talagang hinanap siya. Mm. Oh, yun, so, pwede natin invite yan. Siya tsaka yung foreigner, kung nandito yung foreigner, di ba? Kukontakin ko siya kung ano na yung status sa kanila, kung ano. Okay, abangan natin yan. Gagawin natin yan. Kukontakin ko siya. So, nag-date kayo yan, di ba? Bowling. Afternoon show. Oo kasi naman. Required yun, ay, alam diba? Din naman ng showtime na meron na akong asawa at anak. Kumbaga, yun lang naman, kaibigan lang. Grupo kayo nun, di ba? Grupo kayo. Oo, grupo. Foursome, di ba? Kasi apat kayo nun. Oo, apat diba? Foursome together with the staffs. Ah, no, kasama yung may camera pa. Oh, pero kayo yung pinapakita, syempre. Ang dami. Oh. Kaya may mga camera kasi four, no? Hindi, joke lang. Ikaw, ba't di ka sumali doon? Hindi pwede. Kasi hindi lang kasi kaibigan hanap mo eh, no? Hindi pwede. Wala pa akong 40 eh.
Sa mga nakakilala po sa kanya, mag-comment lang po kayo. Pwede hong magmura. Pwede hong magmura. Bata pa ako. Bata pa ako. Bulol pa nga ako magsalita eh. Yung, pag- yung pagiging bulol mo, sinasadya mo yan eh. Paano magmukha kang bata eh. Front lang yan, front lang. Okay. Oh, kung yung iba, front yung pagiging bading ako, front yung pagiging... ano, bulol. Ano na mo, te? Hey, te. Gusto mo masahe, te? Oy, harassment yan. Hindi, ano yung pinag-usapan natin? Yung ano na, yung acid rain. Oy, yun nga, sa pagwala. Yung nga, sana nga, maayos ng gobyerno. Oh, yung, para isang solution din yan sa water interruption, di ba? Oh, yun nga yung pag-ano, yung pagka-cloud seeding na yan. Oo. Kasi ginagawa rin yan pag dating ng tagtuyot sa mga farm. Oo. 'Di ba? Para nga ma-supplyan ng tamang tubig yung ating mga pananim. Kasi hirap 'yan yung El Niño, 'di ba? Sobrang tindi ng init sa labas. Ngayon nasa loob ka nga ng bahay, 'di ba? Totoo. Ng anak ko eh kailangan talaga naka-aircon dahil so, talagang ano eh. Paano pa magse-session 'yan? Grabe pa wis mo 'yan. Mismo. Eh, yung exercise mga session mo. Oo, oh, paano pa gagawin? Dapat talaga sa mga malalamig na klima dapat ginagawa ngayon oo. Yan. Oo. Di ba? Babad na babad ka dapat. Tama. Babad. Iba talaga pag mga babaran eh. No? Marinate ka na eh. Iba yung pag na-marinate. Ikaw hindi ka pa ba na-marinate? Yung totoo. Twice. Dalawang luto. Deep fried. Dalawang luto. Deep fried ah. Crispy pata. Walang. Pork belly. Pork belly. Ay nako. So yun nga po. Sana nga maayos po ng gobyerno yung problema na to. Mm-hmm. But at the same time para mabigyan ng tamang solusyon. Oo. Mabigyan ng tamang supply ang mga kababayan. Segway ako sa ano sa susunod natin topic. May tatawagin lang akong guest. Venus. 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 Special guest. V. Sandali, si Vince. Ah, si Vince. Brad. Brad natin to eh. Ayaw naman. Parang suplado. Oo, suplado. Suplado. Kasi yung next namin pag-uusapan is about, international topic din to. Magandang issue to. Yung same-sex marriage. Uy, dati na yung issue na yan, di ba? Oo. Maraming bansa ngayon na legal na yan, same-sex marriage. Recently, Taiwan, ayun ang kauna-unahang Asian country na na-legalize ang same-sex Taiwan. Marriage. Oo, Taiwan. Ito lang year na to o dati pa? Recently, May yata. This year, oo. Thailand din. Thailand? Thailand din, oo. Thailand. Pero talaga nagsimula yan talaga na na-approbahan yung same-sex marriage sa Hawaii na US. Pero ang kauna-unahan yata is Netherlands. Ah, Netherlands. Mm. So, ibig sabihin, kung yan ba talaga, sana kaya dito sa atin sa ating bansa. Same-sex marriage, ibig sabihin, kung pares kayong babae o pares kayong lalaki, yun, pwede kayong magpakasal. Yan, yung mga legally unrecognized na countries, yung Argentina, Australia, Austria, Belgium, Brazil, Canada, Colombia, Denmark, Ecuador, Finland, France, Germany, Iceland, Ireland, Luxembourg, Malta, Mexico, Netherlands, New Zealand, Norway, Portugal, and Taiwan recently. Oh, tsaka yung Thailand. So wala pang Philippines dyan. So yung mga kababayan natin, mga Pinoy, di ba, kapag gusto nga magpakasal, pupunta sa ibang bansa. Oh. Tapos may ibang mga states din or cities sa US na legal na rin yan. Yun. Hindi, para sa akin ang opinion ko dyan, kung yun ang magpapaligaya sa isang tao, bakit hindi ibigay ng tama. Ng lipunan? Ano yan eh, parang rights nila yan eh, di ba? Karapatan nila yan. Rights nila yan, kung saan sila liligaya, freedom to express, di ba? Kung ano ka, ipakita mo, huwag ka magtatago. Eh kung doon sila nakakuha ng kaligayahan, yes, bakit ipagkakait, di ba? Kasi hindi lang naman, pokit lalaki ka, magpapaligaya sa'yo, babae, or babae ka, magpapaligaya sa'yo, lalaki. Diba? Eh kung doon ka talaga nakaramdam ng ano? Kumbaga, doon ka nakaramdam talaga ng mas pagmamahal, kumbaga mas pagkalinga, mm-hmm, bakit hindi na maibigay, di ba? Mm-hmm. Kasi sa atin kasi sa Pilipinas kasi siyempre masyado tayong yung ating kultura masyadong malalim. Masyado.
ano bang tawag ano sophisticated ba ang tawag doon tayo oo. Sa kasi, sa pagkatao diba, natin mm, kasi di ba against conservatibo conservatibo mm, yun conservatibo tayo oo, conservative diba? Na parang babae para sa lalaki kaya lalaki marami nag against di ba kaya maraming nga kumukondena yung mga taong simbahan alam mo pero hindi ko talaga din nagustuhan yung sinabi ni Kibuloy na, na ano yung talagang kinokondena niya yun. Sorry po, alam ko pong kayo yung pastor. Sino ba si Kibuloy? Si Kibuloy, yung pastor. Pastor Kibuloy, siya yung may-ari ng mundo. Ah, okay. Anak na ng Diyos, siya yung may-ari ng sanlibutan. Okay. Diba? Di wow. Ito ba yung tiga-Davao? yata. Kinondena niya, yung, ano, kinondena niya yung mga bakla na parang yun daw ay anak ni Satanas. Napakagrabe naman nun. Ang ginawa daw ng Diyos, si Adam and Eve, hindi raw si Adam and Steve. Nakakatawa siya sinabi niya. Pero kumbaga, eh, paano na may makapatid natin sa LGBT? Mm. Na porkit ganun sila, eh, sasabihan na agad sila ng kaagad ng ganyan, na anak ka ng demonyo dahil hindi ka anak ng Diyos. Grabe naman yun. Create tayo ng Diyos pantay-pantay. Ng pantay-pantay. Eh, yung pananaw niya na yun, pang makasarili yun sa tingin ko. Dahil, bakit mo naman... Kumbaga, kung ikaw talaga eh, pastor na nagtuturo ng salita ng Diyos, ng aral, ng mabuting asal, hmm, yung dapat hindi mo ginaganyan ng kapwa. Oo, di ba? Huwag kang... Ewan ko ba? Bakit ganun? Bahala siya sa buhay niya, malaki na siya. Di ba? Pero ang epekto niyan, siyempre, maraming magagalit sa kanya. Maraming nagkokondena sa kanya sa ginawa niyang ganyang aksyon. Hmm. Eh, dapat marapati niya rin tanggapin yung ganun dahil yun ang pinakita niya. Di yun ang, kung anong pinakita niya, depende sa kung ano yung matatanggap niya. Yun, eh, di maraming ano sa kanya. Kasi ako malaki po respeto ko sa mga kapatid ano yan natin ng LGBT. Nga, respeto lang. Respect lang. Oh, respeto diba? Lang, di ba? Kung gusto mong respetuhin kami nitong mga ito, respeto mo. Dapat magpakita ka ng respeto rin sa kanila. Di ba? Give and take nga, ika nga. Kaya tayo, we support the LGBTQ community. Yes, siyempre. Suporta natin. At maraming nanonood sa atin ng mga kapatid natin. Yung mga rights nila, di ba? Proteksyonan yung ating karapatan, pero yung proteksyonan din natin yung kanilang karapatan, di ba? Kaligayahan nila yan, di ba? So yun nga, sana. Wala naman silang tinatapakan tao. Yun ang importante. Ano, yun ang importante. Wala kang inaapi, wala kang sinasagasaan ba, di ba? Yun ang importante. Sana nga, kung magkaroon man tayo dito sa Pilipinas ng same-sex marriage, siyempre maraming pagdadaanan yan eh. Oo. Siyempre, number one, papasok yan ng simbahan. Tsaka ito naman mga to yung mga nagpapakasal, yung sa same-sex marriage. Ano yan eh, di ba? Nag-a-adapt din sila para magkaanak sila, di ba? Oo, oh, totoo. Mm-hmm. Para matawag na kumpleto yung kanilang pamilya, makabuo sila ng pamilya, di ba? Maganda yung pamilya, di ba? So, kung halimbawa mangyari man yun sa atin dito sa Pilipinas, di may mga tao tayo, mga batang nasa ampunan na mabibigyan ng magandang buhay. Mm-hmm. Dahil kumbaga, eh, magdidesisyon niya na mag-adapt. Kumbaga, bukal sa loob nila yung pagkuha, makakatulong sila, di ba? Mm-hmm. Sana ay mapag-aralan na mabuti na sa bansa natin dito na kung talagang kayang ituloy o hindi. Kasi may mga bansa na gumawa na, dati pa eh. Dati pa talaga pala nangyayari na yung same-sex marriage. O iba dyan, hindi naman nag-a-adapt. Yung talagang sariling, ano, yung may processing na ginagawa para mabuntis yung isa or ano. Ay, oh, totoo yan, totoo or, yan. Diba? Correct. Mm. Ayan, ikaw yan. Ikaw nang magbasa. Bible yan eh. About gay. Naka-highlights. Chapters 18 and 20 of Leviticus. Form part of chapter 18 and 20 of Leviticus form part of the holiness code and list prohibited forms of intercourse including the following verse. You shall not lie with a male as with a woman. It's an abomination. Chapter 18 verse 22. Ano yung susunod, Pimak? yung if a man, yes, if a man lies with a male as with a woman, both of them have committed an abomination. They shall surely be put to death. Their blood is upon them. Ganun? Chapter 2, verse 2. Diba? Ay, ganun talaga eh. At nas Bible kasi ito, yun. Oh, ano, masyadong, kung yan pa yung pagtatalo na natin eh, o pag-uusapan, masyadong ano to, masalimuot. Masalimuot. So, baka pumayat ako. So, ano na lang, kung ano yung,
yun nga, kung ano yung ikaliligaya nung LGBTQ community about same-sex marriage. Oh, ibigay na lang sana. Ibigay na natin yan. Respeto na lang, di ba? Kumbaga pare-parehas din naman tayong tao gawa ng Diyos. Kaya yung mga nagsasabi sa kanila na sila'y anak ng demonyo, kalokohan po yan. Walang ginawa ang Diyos na taong masama. Tama. Minsan ang nangyayari lang ang tao nagpapasama sa sarili niya dahil depende na sa komunidad, sa karanasan sa buhay. Kaya nangyayari yan. Hindi naman ano yan eh. Hindi naman form of criminality yan. Eh, ang tingin diba? Sa iba. Bakit nagpakasal lalaki, babae, diba? Ano raw, immoral. Ang mas tingnan nyo nga diba? Yung mga pumapatay ng tao, yung mga nang-rape, diba? Yung mga drug lords, ayun yung mas bantayan ninyo. Yung mga nagnanakaw sa gobyerno, diba? Diba? Ayun yung mas bantayan ninyo. Hindi ito na... Yun mas dapat bigyan ng pangil sa batas, oo, diba? Hindi yung diba? Mga ano. Ayun. So, ibig sabihin mga kaibigan, huwag nyo pong kakalimutan pa rin na mag-subscribe sa aming... channel dito sa Usapang Kanto. Of course, homeworks. Yung mga Usapang Kanto clips, yung mga nakaraan namin mga episodes, supportahan po natin. Subscribe lang po tayo sa Homeworks Music YouTube channel. And syempre mga kaibigan, pag nilalabas po namin to, i-share lang po natin sa ating mga kaibigan. Mm. Para po marami makapanood at yung mga napag-uusapan namin dito, marami makapanood. Oh, tsaka mga opinion lang po namin yun sa mga usapan na didinig namin sa mga kanto-kanto. Kaya Usapang Kanto. Kaya maraming salamat. Baka may ipasasalamatan ka o ipopromote ka. No? Ayun nga, bali yun. Sa mga events, ipopost ko na lang po sa aking Facebook, sa Romel Tejada ko pa sa Facebook ko po. At syempre, maraming salamat din sa FUBU and of course sa WATT. Thank you very much. Okay, sige. Wala tayong sponsor ngayon, ano ah? El Nino eh. Ganun talaga eh. Walang production ng beer ngayon, walang tubig. Ganun talaga eh. Yun, sa susunod pong episode ulit ng Usapang Kanto. Maraming salamat. Maraming salamat.